sharpshooter na posibleng kuhanin ng Los Angeles Lakers. Yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito, kaya naman tara at ating alamin. Ang Los Angeles Lakers nga ay patuloy pa din na nahihirapan na makakuha ng tuloy-tuloy na panalo, at kasalukuyan nga silang mayroong 16-17 record kahit pa may tatlo na nga silang superstar. Ang pinakalumalabas nga na problema ngayon ng Los Angeles Lakers ay ang kanilang outside shooting at depensa. Ang inaasahan nga lang ng Los Angeles Lakers sa kanilang outside shooting ay si Carmelo Anthony na mayroong 39.6% sa kanyang 3-point line sa kanyang 6 attempts per game, at si Wayne Ellington na mayroong 36.8% sa kanyang 3-point line sa kanya namang 5.3 attempts per game. Na talaga namang kulang na kulang para sa Los Angeles Lakers, kaya naman sa tingin ko ay kinakailangan pa nila na kumuha ng mga manlalaro na makakatulong sa kanila pagdating sa outside shooting. Kaya naman nandito nga ang potential trade na galing sa NBA analysis na pwedeng-pwede na mangyari. Ang San Antonio Spurs nga ay makukuha si DeAndre Jordan, Kent Bazemore at dalawang future second round picks, samantalang ang Los Angeles Lakers naman ay makukuha si Brian Forbes na mayroong $4.5 million na kontrata. Si Brian Forbes nga ay nag-a-average ngayong season ng 8.1 points, 1.2 rebounds at 0.8 assists per game na mayroong 42.3% sa kanyang 3-point line, at talaga namang kahanga-hanga. Kapag nga ito ay napunta sa Los Angeles Lakers, paniguradong sobrang laki na maitutulong nito, dahil kaya nga nito na magbigay ng spacing sa kanyang mga kakampi, at kaya din itong gulatin ng lahat at pumuntos ng napakalaki kapag nga ito ay nag-init. Napatunayan na nga ito ni Brian Forbes last season sa Milwaukee Bucks, na kung saan isa nga din siya sa naging susi kung bakit nila nakuha ang kampiyonato, at sa tingin ko ay babagay din ito sa playing style na meron si LeBron James at Russell Westbrook. Hindi rin naman natin maitatanggi na paubos na nga ng paubos ang oras ng Los Angeles Lakers, kaya naman kinakailangan na nila gumawa ng paraan upang masolusyonan nga ang kanilang mga problema. Kaya naman kung kayo ang aking tatanungin, sangayon ba kayo sa potential trade na ito? Mag-comment ka lang sa baba ng iyong opinion at aking babasahin yan. Maraming salamat po. Paalam!